Morning po sa atin pong lahat. Good morning. Baby, sabi nga sa katabi mo, okay ka pa ba? Okay pa. Tayo ay inakyat galing ng baba papatungo sa halangit. Third heaven. Third floor man. So, quiet time. Listening to God in a noisy world. So, pag-uusapan po natin ngayon sa pagkakataong ito, paano ba tayo magkakaroon ng quiet time in a noisy world? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang ingay-ingay na ng mundo, di ba? Kahit nga yung asawa mo, maingay na rin. Diba? And that is the reality, ano? Pagkagising pa lang sa umaga, ang ingay-ingay na, gusto na nating magpatugtog, yung kapitbahay natin, matutulog na lang tayo, sige pa ang kantahan, may video okay, di ba? And we do not know how are we going to be quiet. And even the time that we sleep, ano po, ay gusto rin natin, meron pa rin music na makapag suit ng ating kaisipan. So, quiet time, listening to God in a noisy world. So, gusto ko pong maunawaan nyo ngayon pong umaga that we are all underdeveloped. Sabihin mo nga sa katabi mo, underdeveloped pa tayo. No, in the human body, ang isang tao, ang isang babae, para fully ma-develop ang kanyang structure ng kanyang katawan, kailangan niya umabot ng 25 years old so that she can technically or carry the baby na kaya niyang i-bear sa kanyang buhay. Ang brain ng tao is hanggang age of 26 na di-develop siya, kaya ang mga lalaki, pagdating ng 26, nagbo-boost ang kanyang maturity sa kanyang pag-iisip. So, tayo rin bilang isang mga taong spiritual, we are still on the process and we are underdeveloped. That's why we talk to God or even perhaps at God, but don't actually listen to Him very much. Madalas so, ano, tayo yung nagsasabi, nagbibigkas ng ating mga panalangin, pero hindi tayo marunong makinig sa Kanya. Napansin niyo po ba, explain ka na explain sa asawa mo, pero hindi nakikinig sa'yo. Ano yung nararamdaman mo? Di ba? Ang sakit. Ang sakit. Ano? Kaya, nagpepento ka, pero ang tinitingnan niya yung Facebook niya, scroll siya ng scroll. At ang pinakamasakit pa nun, tumigil dun sa magandang babae na picture. Ano? Tapos tumambay. Tapos ano nga yung sabi mo? Biglang gumanyan sa'yo. Scroll ulit. Di ba? At kadalasan ay nawawala yung essence ng listening. Tama po ba? Yes. Nawawala yung essence ng ating pakikinig sa ating kapwa at lalo-lalo na sa Diyos. That's why, and that is nothing less than a global crisis. And that is the reality. Kung nakinig lang ang Israel sa mga Palestinian way back 40 years ago na magkaroon ng settlement dun sa kanilang area, dun sa kanilang lupa, ay hindi magkakaroon ng sunod-sunod na pagsabog ngayon. So, it's just a matter of communication. Especially when we consider that God intends for His love to reach the world through us. Alright. So, kung papansinin natin, isang bagay na realistic na nangyayari sa atin ngayon ay tayo ay nakakaranas ng kaingayan sa ating mundo. Pag umaten nga po kayo ng training, may bago na namang mga semantic noise na mapapakinggan natin. Tama? Mga bagong salita na kailangan mong i-google o kaya kausapin si Merriam-Webster para malaman mo kung ano tong mga to. No? At alam niyo po ba, ang mga dictionaries ngayon ay nag-expand for the new words na dinagdag sa ating komunidad. Example, sa salitang Pilipino, ang salitang awit. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng word na awit? Awit. Sasabi sa iyo yung isang estudyante, "Ma'am, awit man yan, awit." Iba na, hindi na siya sing eh. Hindi na awit nakakanta ka. Kundi yung palang ibig sabihin nila, binigyan mo ng assignment, tapos hindi nila nagawa, bibigyan mo ng 74 or 75. Yung pala, aw, ang sakit. Yan. So, yun pala ang ibig nilang sabihin. So, there's a way to live a relaxed, unhurried, contented life in God amidst pressure and difficulties of life. And there's a way to mature into spiritual adulthood anchored in the love
of God. So there's a way to remain thoughtful when triggered in conversation and listen to God's voice. Pag minsan no ba nagpapansin natin sa ating mga sarili na dumarating tayo sa pagkakataon na parang, Lord, napapagod na ako. And those are the moments na kailangan natin tingnan yung sarili natin. Nagiging true ba tayo sa ating pagsasalita sa Kanya? Di ba? And there's also a way to surrender to God's love and will consistently, even when it is difficult. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, nahihirapan ka na ba? Diba? Ang dami ngayong reports, ang daming ipapasa, tapos meron na namang itatambak na trabaho, darating ng ang third quarter ng taon. So, ang dami. Ngayon, kaya pa ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, kaya mo pa ba? Sabihin mo, kayanin mo naman. Kasi dumating naman na yung bonus. Diba? Kayanin na lang po natin. So, there's a way to give our lives in service to others without being chronically exhausted. No, chronically exhausted. We are so much exhausted of lot of activities na nararanasan natin sa buhay natin. Kung ikaw ay isang magulang, pagkatapos ng trabaho mo, magiginano ka pa sa iyong mga anak, kakamustahin mo sila. Ang problema pa nito, kung wala kang kasambahay, ikaw pa magluluto. Di ba? So those are what we call stereotyping works na nangyayari sa ating society. Di ba? Si Mr. naman, pag uwi, ano ang dadamputin? Remote control ng TV. Bubuksan ng TV at makikinig ng news pagkatapos. Tatanungin ka, ano na kakainin natin? Ano ang pagkain? Wala pa! So, nagkakaroon na ng ingay sa ating mga bahay. So, ang question ngayon, paano po natin ito gagawin? Having this kind of dilemma na nangyayari po sa ating buhay. So, the answer is this. Sabay-sabay nga nating basahin yung the answer. Ready, read. The answer lies in the intentionally rearranging our days to integrate the Christian practice of being still and silent in God's presence. Sino po dito yung naka-try na naka-attend kayo ng spiritual retreat? Ano, either nag-host ay ang mga mother or mga madre, di ba? Sa couples, no? O may mga ganyan, may mga retreats. Alam niyo po, isa sa mga pinapractice nila ay yung tinatawag na silent retreat. No, at nagkaroon kami ng silent retreat. Naka-join po ako. At isa sa mga ginagawa na practice doon, maghapon, wala kang pwedeng kausapin. Maging pagkain nyo, tahimik lang kayo. Sabi ko, ang hirap naman ito. Paano kung masamid ka? Nag-iingay ka eh, no? Pero, ang practice is to be silent. Ma-practice mo yung sarili mo na manahimik ka. No? Usual kasi nangyayari sa atin, even the way we eat, di ba? Pinaiingay natin ang mga kutsara at tinidor. No? Ang baso. Ang ating moment na kung saan gusto natin na laging merong marinig na sound. Pero, paano natin ngayon ipra-practice yung ating mga sarili to listen to God? So, punta po muna tayo sa first premise natin that God speaks. So, God speaks to us every day in many ways through our life experiences, through our friends or colleagues, through intuition, but most of the time, He speaks through His written word by making it alive in our hearts. So, paano po natin ipra-practice ang bagay nito to be quiet at the same time marinig ang Panginoon sa buhay po natin? Unang-una, we need to practice silence and stillness. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede ka bang manahimik panandalian? Diba? Kahit na nasasaktan na yung damdamin mo, kaya mo pa rin bang manahimik? Diba? Depende, ano? Depende, di ba? Pag minsan, di natin kayang i-control yung ating mga sarili. It is because, ang lagi nating sinasabi, ang mga katagang, pasensya na, tao lang ako. Di ba? Dalas, ano, ganyan yung sinasabi natin. Pero we stop our activity and turn our attention to the living God. We need to stop our activity and turn our attention to the living God. And we heed the words of the psalmist, to be still before the Lord and wait patiently for Him.
and to be still and know that I am God. That is Psalm 46 verse 10 and Psalm 37 verse 7. So we choose to enter into awareness of God's presence and to rest there in His love. And what makes silence unique for us as followers of Christ, pag sinabi ko followers of Christ, we believe to Jesus, is that we are still and silent in the context of our relationship with the living God. Parang ganito po yan eh, no? Pag in the context of relationship and love, ang nangyayari, yung mister mo, nagpapatakbo na ng 100, tahimik ka pa rin. Naranasan niyo po ba yun? Nagdadrive si mister mo, kaya nagmumotor kayo. Nakikita mo dun sa gate, umaabot na ng 80, ng 90, ng 100. Tapos ang ino-overtake niya, yung trailer. Diba? Naranasan niyo yun? Tapos wala kang magawa kundi to be silent. Yakapin mo yung asawa mo ng mahigpit. Kasi ang alam mo dun, buhis-buhay yun. Diba? That is where we put our trust. When we become silent and still, dun mo pinapakita yung pagtitiwala mo na kaya yung i-overtake yung trailer. Tama po ba? Diba? Huwag ka lang gagalaw. Yun ang sabi ko, sir. Huwag kang gagalaw. Maniwala ka lang. Kaya natin ito. Diba? At ganun din yung buhay po natin. Diba? Akala natin, napakadami ng problema, ang hirap na ma-overtake yung mga problema sa buhay, pero in our stillness and quietness, in our silence, kaya pala natin. We can overcome it. So in a posture of attentiveness and surrender, we allow Him and His will access to the innermost part of our lives. And this is the very core of what it means to be in loving union with Him. Sa ngayon po, sa dami ng mga ginagawa natin sa ating mga eskwelahan, sa ating mga buhay, do we still make time to be quiet and to be still? Pagkagising mo sa umaga, ano yung usual na practice mo? Di ba? Prayer anay, di ba? Lord, thank you. Di ba? O kaya, ang mangyayari is, yung iba naman, patutog dayo ng sumba. Pabalas habang nagpre-prepare ng pagkaon. So this may be difficult for us, no? To be silent and still. Especially at first. Our internal and external worlds are filled with noise and distractions. Sabi nga kanina ni ESDS, ano? Bernales, sa Okendo, magtingin mo sa kaliwa, may nakaka-distract eh. Pagpunta mo naman dito sa kanan, may dumada ang mga sasakyan. Pagtingin mo naman dun sa may luyo, dinadanas na yung mga tricycle, yung mga motor. And in our world, there are a lot of distractions. Maging nga sa trabaho natin, ang dami pong distractions na pwedeng mangyari. Tama po ba? Ngayon, may kinakandak na training sa kabilang hotel, maaaring iniisip natin na, baka masarap din yung pagkain nila doon na lang ako. O kaya, mas mapinit yata doon kaysa dito. Diba? Pero, it is a matter of focus. When we start to focus on the goodness of God sa buhay natin, early in the morning, it changed the disposition na meron po tayo. Nakuha po natin? So tama yun eh, magpasalamat ka sa Diyos. At tingnan mo, pag masyado kang naging busy at nawala yung routine mo na ginagawa mo na tumawag sa Kanya, it changed the way you react sa loob ng maghapon. Napansin niyo po ba yun? Pag nawalan ka ng stillness, nawalan ka ng quietness, early in the morning, even with 5 minutes ng buhay mo, sira ang maghapon. Bakit? Kasi it is a moment that we charge ourselves so that we can be ready to be discharged throughout the day. Nawa mo natin? Natututo tayo mag-recharge ng ating sarili even with that portion of time para maging blessing tayo sa mga tao pinaglilingkuran natin. So for this reason, spending time alone with God in silence is perhaps the most challenging and least experienced spiritual practice among Christian today. So paano po natin ito gagawin to have silence and stillness? Unang-una, you settle into a comfortable and quiet place. Napansin niyo po ba sa sarili niyo na meron kayong favorite place sa bahay niyo? Favorite place. It's either kitchen, it's either yung table mo, it's either yung sala, no?
Yung iba naman gusto lang sa kwarto. Pero we have what we call the favorite place, the most familiar place para sa iyo. Na kung saan pag pumunta ka doon, nakakapag-isip ka, nare-relax ka, di ba? May ganun tayong area sa bahay. And you settle into that comfortable and quiet place. And take a few deep breaths and allowing yourself to inhale and exhale slowly. Diba? O, minsan, nakakalimutan na nating huminga. Nakapansin nyo ba yung sarili nyo? Nakakalimutan mo nang huminga eh. Parang di mo na napapansin humihinga ka pa ba? Diba? Sa dami ng ginagawa mo sa loob ng maghapon, tambak ng mga paperworks na kailangan mong pirmahan. At sa tambak na daming pinapapasa ng CID office, dito naman si Sergeant. Ang dami. So, sasabay pa ang SGOD. Sasabay pa ang mga bagong mga programa ng SDS at ASDS. Ang dami. Ngayon, paano pa ba tayo magiging still? You need to do it early in the morning to settle into a comfortable and quiet place. And have a deep breath. Sige nga po, testing natin. Let's inhale and exhale, alright? Pag inhalo ninyo, pag sinabi kong hold, you hold it, then ilalabas nyo ng kauntian yung hangin. Exhale. Ano, okay? Ready? Inhale. O, ayos po muna tayo ng upo. Ayos ng upo. Kasi pag hindi kayo nakaayos ng upo, hindi tayo makakainga ng maayos. Baka maipit yung mga... Spaghetti na kinain natin. Alright? So, let's inhale. Ready? Go! Inhale. Hold. Breathe out. May napapansin kayo sa katawan nyo na parang gumagaan bigla yung balikat? Ulit-ulit. Inhale. Hold. Exhale. Dahan-dahan. Dahan-dahan mong ilabas. Alright? Okay. Isa pa. Inhale. Hold. Exhale. Alam nyo po, isang bagay na pinapaalala habang humihinga ka, na nakakahinga ka dahil sa biyaya ng Diyos. Tama po ba? Yes. It reminds us of the story in the creation account, in Genesis chapter 1, kung paano nilikha ng Diyos ang tao. At paano niya nilikha ang tao? Di ba? Hiningahan niya. Tama? It breathed in the breath of life. He breathed in sa buhay natin. Hiningahan ka niya. At dahil sa hingan yun, pinapaalalanan kanya na bawat paghinga mo, it reminds us na merong Diyos na naglikha sa atin. Then, after that, when you settle and you have that kind of few deep breaths sa buhay mo, na parang gumagaan yung mga balikat mo, you start to begin with a simple prayer. Kagaya nun, sabi ni Sir Aldrin kanina, magpasalamat ka sa Diyos. So often, just a one word that expresses your openness to God and your desire to spend time with Him. You might use your favorite name of God, such as Abba, Father, or Jesus, or you could use phrase such as, Here I am, Lord. No, nandito ako, Panginoon. Mangusap ka. Di ba? And when you start to open your heart to the presence of God, mararamdaman mo na parang ang lapit ng Diyos sa'yo. That is the subjective part there. Ano, that is the experiential part. Na kung saan, pag binubuksan mo pala yung sarili mo sa Diyos, mas nararanasan mo siya. Then, in that 5 minutes na kung saan nagsesettle ka, narinig mo, nag-alarm yung cellphone mo, remember this, when distractions come, and they most certainly will come, and trust them to God's care. And use your simple prayer praise to turn your thoughts back to God. Sa loob na mag-apon, nadidistract ka na, you remind your group, ang tawag nila is the mantra. Ano? Remind mo lang yung sarili mo ng mantra, yung mga words na binabanggit mo na para makapag-at-peace sa'yo. Sa atin naman is use those encouraging words or those simple prayers na pwede mong gamitin. The Lord help me. Lord, salamat. Lord, nandito ako ngayon. That will remind you to go back to the thoughts sa Panginoon. So give yourself lots of grace here, especially at the beginning. And remember, this is a revolutionary and countercultural practice, not a walk in the park.
So when you choose to silent and stillness, or choose to sit in silent stillness, you are choosing to allow God to be the center of your life. And that means you are choosing, even if just for a few moments, to let go of your control and your agenda, of your own agenda. So pangalawa po na kailangan natin gawin, kung nagkaroon na tayo ng silent stillness, is we need to have a rhythm. So habang naalala nyo yung worship natin about soap, di ba? Meron tayong scripture, observation, application, and prayer. So when you read, the most important thing is to remember here that the adage that less is more. Hindi nyo po kailangan ubusin yung buong Biblia. Hindi nyo rin kailangan ubusin yung buong chapter ng isang book just to meditate sa iyong buhay. So the scripture selection must be brief, read slowly, possibly aloud, and chewing on any words or phrases that stand out to you. If God leads you to linger over a verse, do so. So be attentive to what God is doing inside of you. There is no need to finish all that is provided for each time or office. And allow the Holy Spirit to guide you. So sa inyo po mga devotional readings, readings can be drawn from a wide variety of sources: ancient spiritual writers, poets, monks, rabbis, and contemporary writers. Madami po. Madami tayong pwedeng basahin that can uplift our spirit in our lives. And also consider to questions these things. Ano? Questions to consider, meditate on the Word. After reading the Bible, you may ask yourself these questions. What is the Word saying to me? Ano bang sinasabi nito sa akin? Na pwede nating tingnan. Pangalawa, is there sin in my life that the Word is showing to me? If there is sin in your life that's repetitive, you just simply repent. Is there a command that I must obey? You can write down this command and obey it. And is there a promise that God is giving me in His Word? You can memorize this promise because God always fulfills His promise. And panguli po is yung prayer. Prayer. Mostly, for a large part of our Christian life, we avoided written prayers. Sino po dito yung nagsusulat kayo ng prayer nyo? Na ini-include nyo sa inyong mga journals. Ano? Example, Lord, gabayan nyo po ako kasi ngayong araw na ito, yung aming exam sa aming doctorate, comprehensive exam. Nawa makapasa po ako. And mayroon kang date, mayroon kang nakasulat na panalangin, and then, after couple of months, napansin mo na dininig ng Diyos yung panalangin mo, nakapasa ka. And you go to your dissertation or you go to your thesis. Diba? So, mahalaga po yun. Huwag natin siyang hayaan na hindi ka makapagsulat ng mga bagay na ito. It's because it became a history. It became a chronology ng ating buhay. So, in 3 recent years, however, I have found them to be rich and supplemental to my devotional life. And you may want to pray the words as written or simply use them as inspiration and a starting point for your own prayers. At alam nyo po, I just want you to be encouraged to allow a lot of time and practice to progress in this. Few of us have life-giving rhythms, so arranging our days to stop and be with Jesus is a major shift. Alam nyo po, sa buhay ko, meron akong mga nasulat na mga prayer requests, mga panalangin na, Lord, specific siya. Nangyari siya after 10 years. After 10 years, it happened. And paano ko siya nasasabing nangyari siya after 10 years? Kasi yung notebook, buhay pa siya ngayon. And nakalagay yung date, nakalagay yung specific words na sinabi ko doon. And it happened. And even yung time na kung saan nagpre-pray ako ng lifetime partner, ano, meron akong description na Lord, nawa, itong tao mapapangasawa ko, ganito. No? Then, merong mga descriptions akong nakasulat. Alright? And Lord, nawa, when that time come, I am ready. Di ba? So, hindi siya parang sinadya mo lang, kundi you are in the process na pinagkakatiwala mo sa Diyos na, Lord, ito yung mga tao, o ito yung tao gusto kong makasama sa buhay. And that would change the way we do our life. So, rearranging our days to stop and be with Jesus. So, add to the reality that little silence exists in the culture and our family of origin, even in our churches, and the challenge can feel overwhelming.
But I can assure you that if you will persevere and ask the Holy Spirit for help, you will find that God has been waiting for you. Isipin mo yung Diyos po naghihintay lang sa atin na lumapit sa kanya araw-araw. Ganun din, as we have our family time, we can also ask our family to come to Him through prayer. And you will get to know Him in ways that can happen only in silence. So, your listening to God muscles may develop slowly, but they will develop. By God's grace, your capacity to be with Jesus will enlarge and expand. But most importantly, you will discover, as millions of others have across the ages, that His love really is better than life. Alright? So, ito po mga shinare ko sa inyo is from the excerpt of the book of Emotionally Healthy Spirituality. You can look for a copy of this book that can also help you for your daily office or your time, 5 minutes, 3 minutes within the day, na meron po siya doon mga guides na pwede nyo po magamit sa inyo pong pag-aaral ng salita ng Diyos at awareness sa Kanya. And also, if you are interested, you can follow our page. Ano po, thecLC.ed. Kung meron kayong mga bata, mga anak na gusto nyo manood na may mga sing and dance din, we have that kind of section or segment sa aming pong page that happens early ng Sunday, 8 o'clock in the morning. And also, it can be available sa loob ng buong pagkakataon na buhay po yung page na yan. And we also have daily devotionals na available po araw-araw, 7 o'clock in the morning. If you are busy, you just want to listen, you can play it. And if you have the available data, feel free to visit our page. So yun po, if you can get the copy of this book, that could be good so. And feel free to follow our page. So yun lang po. At sa pagkakataon pong ito, I will just give you 3 minutes. Can you write your simple words of prayer for this day? Ano yung bagay na meron ka na pwede mong isulat? Na, Lord, salamat. O kaya, Lord, buligi ah, kasi bukas ang dami-dami pa namin gagawin. Di ba? Those simple words. O kaya, Lord, yung emotion ko ngayon, i-handle mo naman. Di ba? I feel so lonely. I feel so tired. At nawa, magkaroon ako ng pagbabago sa buhay. Ah, ganun. Simple words of prayer that you can jot down ngayon and write the date at the same time ay may panalangin natin sa kanya. Alright? So, I will just give you the time to write.